Sunday School for Kids Bible Story, Abraham and Isaac. Found in Genesis 22, verses 1 to 14. Good morning, mga bata! It's Sunday again! Hoping na okay kayo lahat. So today, ang pag-aaralan natin ay tungkol kay Abraham at kay Isaac. Handa na ba kayo? Tayong lahat ay tumayo! Tayong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang umaga, bagong panahon para po kami makapag-aral. Gabayan niyo po kami ngayong umagang ito. In Jesus' name we pray, Amen. So ngayon, ang story natin ay tungkol nga kay Abraham at kay Isaac. Diba nagkaroon sila ng anak si Sarah at si Abraham? Ang pangalan niya ay Isaac. At ngayon, inutusan si Abraham ng Diyos na i-offer ang kanyang anak. Tingnan natin ang mga pangyayari. Handa na ba kayo? I-offer ba ni Abraham o hindi? Ibibigay niya ba sa Diyos o hindi? Tingnan natin ito. A long time ago, there was a man named Abraham who loved God very much. God had blessed Abraham and promised to make him great. The land of Canaan was promised to him and his children. A few years had passed, and God wanted to see if Abraham still loved him. So he came before Abraham and said, Abraham, I want you to give me your son as an offering on Mount Moriah. Abraham was scared because he loved Isaac very much, but he obeyed since he still loved and believed in God. So he took a donkey and two servants along with some chopped wood and his son Isaac up to the mountain. It took them 3 days to reach the mountain. After reaching the mountain, he told his servants to go and build an altar where he would offer his son to the Lord. Isaac, who had been watching all this, asked his father very innocently, Father, I can see that you're about to make an offering to the Lord, but where is the lamb? Abraham replied, Don't worry, son. God will give us a lamb. He then tied up Isaac and put him on top of the chopped wood. As he raised the knife to kill his son, angel appeared. The angel said, Wait, Abraham, do not hurt the child. The Lord just wanted to see if you still loved him. But now he knows that you would kill your only beloved son for him. Abraham was grateful that the Lord had spared his son.
When he looked up to thank the Lord, he saw a lamb. Abraham placed the lamb in the place of his son as an offering to God. Together, he and his son went back home happy. Ang ganda ng kwento, no? Ang galing ni Abraham. Siya ay sumunod sa Panginoon. At ang Panginoon naman, nakita niya ang katapatan ni Abraham. Kaya, ang ginawa ng Diyos, hindi na niya pinapatay si Isaac, kundi ibinalik niya ito kay Abraham. So ano yung mga aral na natutunan natin? Number one, si Abraham ay nanalig at buong pagtitiwala sa Diyos. Number two, tayo ay kailangan magtiwala kay Jesus na siya ang magbibigay ng ating mga pangangailangan. Number three, maghandog kay Jesus na nagtitiwala at sumunod sa kanya. Tingnan niyo yung ginawa ni Abraham, hinandog niya si Isaac. Number four, tinupad ni Jesus ang kanyang mga pangako sa atin. At number five, ibahagi sa iba sa simpleng pamamaraan na magtiwala at sumunod kay Jesus. Tayo, mga bata, ay gayahin natin si Abraham. Tayo ay sumunod sa Panginoon. Dahil mas alam ng Panginoon ang mas nakakabuti sa atin. Handa na ba kayo para sa ating art activity? Tayo nang gawin ito! Kulayan ang larawang ito. Si Abraham at ang binigay ng Diyos na handog kapalit ni Isaac. Enjoy mga kids! Para sa ating memory verse, isa ulo ito. Awit, chapter 13, verse 6a. Aawitan kita, Yahweh, aawitang buong galak. Ulitin nga natin. Aawitan kita, Yahweh, aawitang buong galak. Isa ulo ito. Ano ba yan? Kailangan na natin magtapos. Ating idalangin ang panalangin ito. Mahal naming Diyos, salamat sa lahat ng iyong mga pangako. Nawa ay lagi namin maalala na ikaw ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Tulungan mo po kami na lubos na magtiwala at sumunod sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos na nagkakaloob. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Paalam mga bata! Jesus loves you! See you next Sunday!